Andito ko ngayon sa sasakyan para hindi ako mabag na misis ko. So, yan ang lesson pagka ikaw ay nag-retire na maaga. Kasi misis ko, pamula ng pandemic, sa bahay na nagtatrabaho sa computer. Ay, ang reality pala, pag tumanda ka, ay hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Pag-aari na ng asawa mo. Sila na may hawak ng doctor's appointment. Sila na... So, wala kang laban doon. Okay? So, anyway... But, wait, it's a play, it's a verb, no, I have to do my job, but I still have to do my job, okay, it's a git na ito, it's okay, it's safe and sound, nailigtas natin, anyway, napakakari, anyway, may tumawag sa akin eh, Bongo ay nag-iiyak daw. Woo! Yung prediction, lahat ay dumating. Ang prediction ko noong una ay si General Bato ang magpapakalbo. Oo, para kay Sara. Yung alam mo na, yung isla nila, yung agenda nila na alam ng mga tao na nagpapapilit. Yung mga ganung style. Ay, yun nga po, dumating na ang ano. Hindi ko alam kung gaano katagal pinaraktis yung pag-iyak na yun. Ay, ano pa yun, nagtalumpati na, ano, marami doon mangyayari, 38 days na daw na siya nangangampanya as a vice president. Ay, ngayon, ang hindi naman niya alam na hindi lang siya naiyak din yung mga tao nung nalaman na pag ikaw pala, kahit ka pala kumandidato, ay pwede ka pa rin maging senator. O, Sus Mario Joseph, ay dapat inung pa yung binago yung batas na yun eh. Kaso nga, ay sila ang mambabatas, kaya pabor sa kanila, kaya hindi nila gagawin yun. So, grabe, only in the Philippines. Actually, yung ginagawa ni Bato na hindi siya sincere sa, ano, sa kanyang pagpapel na yun, ay mapipilitang gumawa ng batas dahil sa pag-abuse na gano'n. Dahil bad intention eh. Yung mga ganun eh. Oh, di ngayon pala ang gagawa ng batas sa ganun dahil na-abuse eh. So, grabe yung mga yun. At saka yung si Bongo, yung sa kanyang ano, pag-speech, akala mo siya na talaga ang mananalo na vice president eh. Sorry, hindi ko na po kayo mapapaglingkodan, ganyan. Ano na mga, oh my goodness. Ay talagang ano eh. Talagang dadami ang ano eh. Marami magiinom ngayon yung araw na to dahil sa nakakahiya yun yung anong yun. Isipin mo na lang, 4 na taon ka na nangangampanya and you always breaking the law kahit na hindi pa eleksyon ay ano, nangangampanya ka na, nakakahiya yun eh. Tapos sabi mo hindi ka kakandidato. Tapos sabi mo hindi ka magpapapilit, yung mga ganun, sus Mario Joseph. Tapos ano na ngayon, halatang halata na umatras na rin siya sa pagka-mayor si Sara, ay talaga nga ano bang pakiramdam mo kung ikaw halimbawa someone treating you like a 7 years old. Yung ang trato sa'yo, ginagawa kang tanga, ganun. Ay siguradong bawas boto yun. Yun ang bawas boto. Oo. Ay talaga, panluloko sa mga tao. Ay iyak lang ang puhunan eh. Sus Mario Joseph. At talaga si Bongo ay gagawin lahat. Ay, yung ano, kung kanya kailangan magharakiri ka, ay magharakiri. Oh. Gagawin talaga nun. Yung mga tipong yun ni Bongo. Oh. Yeah, ay... Sus Mario Joseph, biro mo nga, alam ba yung sinado, 12? Bumuntot kay Digong. Eh di dapat ibigay na lang yung pwesto sa iba na matatalino. Talagang nag-aral at saka nangangarap din. Oo, hindi nga lang, wala nga lang ang pera kaya hindi makapasok doon sa sidado. So, yun ang nangyayari sa ano eh. Puro mga nakakagalit, nakakainis. Kaya nga ano eh, yung grupo ni Marcos puro M. Puro M yun, letter M. Ito naman grupo ng mga DDS, puro letter N.
nakakainis, nakakagalit, napakagagarapal. Yun, oo. Ito naman Marcos ay mga letter M. Yung grupo nila. Eh, kaya alam nyo na yung ibig sabihin ng letter M. Oh. Anyway, speaking of that, ito nga pala, bypass, idagdag natin to. Si Enrile, ang mabigat dito, sila ang mga laman ng mga balita na ano, si Enrile ay nag-aabogado na naman kay Marcos. Oh. Bro, may mga ganung yung kanilang integrity, mga wala na. Dati siyang nagkudita kay Marcos, ngayon siya ang nag-aabogado. There was a time na ano, si Enrile, parang wag dadog eh, lumabas din niya nung hinamon ni Duterte. I don't know kung natatandaan yung hinamon ni Duterte itong si, ano, itong si Judge Scarpio, kinasahan siya, ngayon sinambot siya ni Enrile. Oo. Siyempre, be worth it, kasi pinalabas ka naman sa kulungan, di ba? Si Bong Revilla, o na-testify din. Wala daw anomalya sa formal eh. Oo. Kaya ito si, ano, si pangalan dito? Si Jinggoy. Ay, napakataban dito. Dapat siya, siyempre, may asosasyon yung mga M eh. Yung mga letter M, yung mga big M. Oo, ay dapat tumutulong din siya sa pag... sa pag-suporta. Ay, Jesus, Marios. Ganun lang. Yan ang sasabi sa inyo. Yung tawag dito, itong anti-dynasty ay kailangan ipush nyo. Yun lang ang punto dulo ng problema eh. At walang makukulong sa mga yan. Okay, license to ano yung mga yan. Kahit ano gawin nila, lalabas sa kulungan yan. License, they find their way. Oo. Dahil dynasty family member ka eh. So, ay kailan ba magiging matalino ang mga Pilipino? So, ang ano ko lang dito, i-guide lang ang mga, ayoko nang magsabi ng mga, ano eh, ng mga masasamang ano eh. Oo, pero talagang yun na yun. Oo, ginagawa tanga ang mga Pilipino. So, ang ganda nung, ano ko nga yung, ano eh, yung siguradong ang daming, yung pag-iyak na yun, is, hindi ko alam kung sino naniniwala dun sa, kung anong, yung pag-iyak na yun, ay, bawas boto. So, ang mangyayari dyan, so, kung hindi magbabay si Bongo at magbabay na lang si Sara kay Marcos, okay, so isang sila. So yung letter N na grupo at saka yung letter M magkukumbine. Yun! Ay talagang gagahasain nga talaga ang Pilipino. Ang Pilipinas. Yun na yun. Ay akaso nga, okay sana kung ano eh, kung mag one-on-one, kailangan yung greediness ay andun pa rin. Itong mga kung si Pacquiao ay magbibigay ay gaganda ang laban, si Lenny yung mga nakapaligid sa kanya very greedy, ano, pinapaniwala siya na malakas, pero lumalakas din si Lenny, pero hanggang doon lang talaga, dahil ang totoo niyan, alam naman natin si Isko Moreno ang threat, okay, sa history ng Pilipinas. Kung pagbabasihan ninyo, pabala pa nung kay ERAP at saka kung sinong samahan ng mga mahihirap, ayun ang mananalo. Oo, okay? Si Digong, ang sinamahan ng mahihirap last time, nabudol-budol lang, kaya nanalo. So, this time, alam naman natin, ang masa ay na kay, ang pulso ay na kay Isko Moreno. So, yun pa rin ang ano ng weight. Oo. So, we'll see. Hintayin natin itong... this ano ba yun? Akinse ha? Akinse ang last filing. Yeah. So, anyway, ay talaga nga, hindi yung bangungot yung gano'n, bawas boto yun. Okay lang yung expected na yun. Oo. Kahit na hindi na siya umiyak, ay dati na nang garapal talaga. Garapal na naman sila eh. Garapalan eh. Dati na ginagawa nilang tanga mga Pilipino, eh hindi na kailangan yun. Dapat dineclare na lang ng ganito dahil halata na eh. Yung mga style lang pinipilit pa, may magsasakit, yung mga iyak, ang ganyan, sus Marios. Ay, bulok yung ano yun, bulok yung gumawa ng script na yun. Oh. Ay, bistado na rin lang, ay, hindi pa, may mga ano pa. Ay, hindi, baka may mga protocol na ganyan na ano. Ano nga kaya yun? Ano, I don't know kung may nilabag silang batas. And I'm sure na wala naman gawa ng alam nila yung script nila eh. Alam nila eh. So gagawa na lang siguro ang mga Senado by next year para hindi ma-abuse. For some reason, hindi pa sila nakakagawa ng batas na pag ikikomandidato ay hindi ka na automatic na senator.
Ay, yan, ganyan kagugulang din yung mga batas eh. Oh. At sa, parang yung anti-dynasty, hindi nila ma-post dahil lahat sila ay member ng dynasty family, yung mga sa Congress. So, yun ang katayuan ng mga Pilipino sa mga yan. Pero ano, matatapos na rin yan. Oh. Si Lenny ay medyo slightly, ako yung walang ano doon sa kay Lenny, sa totoo lang. Never ako tumawag na lugaw di yan. Pero, ako yung papakatotoo dahil na-witness ko talaga na nagsinungaling siya, kaya tatawag ko siyang liar. Oo, sabi niya, susuporta siya kay Isko, o ganyan. O parang ayaw pa niya na kay mag-go-governor na lang. Parang ganun ang ano niya eh. Ang mga tao yung naniwala, bago nung pahuli, ay inupakan niya ng ganoon. Oo, at bago nangaasar pa siya, yung kampo niya ay pinag-resent pa si Isko. Tapos gumamit pa siya ng mga attack dog katulad ni Lapid Park sa kanina ni Tawin Trillanes, nagpapabricate ng dirt. Ay yung mga miserable ng tao, no, kayang-kaya no, magwalang ya, yung magsalita ng mga, yun ang ano doon, yun ang nakakahinayang kay Lenny na nalabelan siya ng sinungaling. Oo. Pero other than that, hindi magpa-participate ng mga lugaw, tanga, mga ganyan. So, ay, siya nga, lawyer ako, hindi, ba't ko sasabihin ng gano'n? O, hindi ako aabot sa punto gano'n. Pero, ay, yun nga, nagsinungaling nga siya, at saka siya ay, ang kanyang performance dun sa, ano, ay talaga nga, parang hindi niya kayang maghawak ng mga bansa. Parang hindi niya kaya maghawak ng mga general, yung mga tipo niya. Parang nga, katulad ni Corey, nung, ano, ay, nakukudita, ganyan. Mahirap pagka I have no against with sa mga babae, you know, I respect. Marami akong kapatid na babae and I talagang ako'y proud sa aking asawa. Oo, I admire yung woman, sila ano. You know. Pero sa yung pinapakita niya ganoon, yung biglang sudden mong babago ng isip at sa dami ng mga problemang hinaharap ay palagay ko kailangan yung mga katulad ni Isko Moreno na personality na talagang complete package. Oo. So, yun lang at anyway, meron ako tuloy-tuloy nga pala yung ano ko, may ginagawa kong ano, marami akong mga surprise ang padating. Oo, na may program. Medyo pag natapos itong election, magkakaroon ako ng programa na Sir Howard Stern daw yan, dating eh. Kasi marami akong mga guests. Oo, may mga guests ako na baka sabihin nyo, pipa ko ha, hindi ha. Ay, gusto ko lang maging masaya yung mga kababae natin. Comedy naman ito eh, mag-guest ako. Mga ganda babae, tsaka may mga maganda lalaki din na ano. At yung meron parang dating game. Oo. Yeah, so abangan nyo yan. Ganda ito, ito yung masaya. Napakasaya nito. Mm-hmm. Meron ako doon talk show na konti. Oo. So, pasasayin natin ito. Pero ganun pa ba, hanggat hindi matatapos itong eleksyon, hanggang May, ay add pa rin ako kay Isko. Oo. So, mas maganda daw para sa lahat. Oo, gagawin ko para sa lahat. Welcome naman sa lahat eh. Hindi naman ako andito para makipag-away eh. Nagkataon lang, it's my choice tungkol para kay Isko. Oo. Choice ko lang talaga si Isko. Pero other than that, ay lahat eh... ay, you know, I will campaign for unity and peace. Oh, so yun lang at ano at let's be positive. Okay, at yung kung magki-critics tayo sa mga sa isa't isa, dadalhin lang natin sa pabiro, walang piko na no. Dahil i-enjoy natin tong election, i-enjoy na lang natin to. Hindi maganda yung ano, yung may mga hate pa. Kung anong opinion niyo, di sabihin niyo lang. Katulad ko, outspoken ako. Oo, at I'm looking for a better day. That's all I can say. Okay, all right, peace out.